Ang Mexico ay isang unang klasing munisipalidad sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa 2020 census, mayroon itong populasyon na 1,073,403 na katao. Dating kilala rin ito bilang Nuevo Mexico noong panahon ng Espanyol. Nakita nito ang napakalaking pag-unlad ng ekonomiya mula nang maging tahanan ito ng malalaking commercial malls tulad ng SM City Pampanga at Robinson Star Mills. Ito ay tahanan ng residential, commercial at recreational developments. Noong July 11, 2022, inihain ang House Bill No. 1683 ni Representative Aurelio D. Gonzalez na naglalayong gawing component city ang Mexico. Tulad niyo din ba ako na gustong malaman kung paano nagsimula ang Mexico? Tara at ating alamin, bago tayo magsimula, maaaring bang i-like, follow at i-share ang video nito? At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, although... Ayon sa katutubong pinagmulan, ang orihinal na pre-Hispanic na pangalan ng Nayon ay di umano'y Masiku o Makasiku na binabaybay ng mga Espanyol bilang Mexico. Ito ay tumutukoy sa isang kasaganaan ng mga puno ng Chico. Gayunpaman, ang mga puno ng Chico ay hindi endemic sa Pilipinas at ipinakilala ng mga Espanyol mula sa bansang Mexico. Ang isa pang pinaniniwalaan na ito ay nagmula sa siko at tumutukoy ito sa isang hugis siko ng mga paliko ng Abakan at Pampanga River. Ngunit walang mga talaan ng bayan na tinatawag na Masiku. Sa halip, ang pinagmulan ng huling pangalan ay pinaniniwalaang isang karaniwang maling pagbigkas ng mga lokal. Ayon sa mga tala ng Agustinian sa Libros de Gobierno Esclesiastico, ang bayan ay tinatag bilang isang daungan ng kalakalan sa ilog noong mga 1581 at orihinal na pinangalan ng Nuevo Mexico o New Mexico mula sa Mexico City. Ang Mexico Pampanga ay tiyak na may mga migrante mula sa Mexico dahil naitala na mayroong libu-libong Mexican na migrante sa Pilipinas bawat taon. Noon, ang Pilipinas ay bahagi ng Mexico City na pinamahalaan ng Viceroyalty ng New Spain. Ginawa ng mga kolonyalistang Espanyol ang Mexico na kabisera ng bagong tatag na lalawigan ng Pampanga. Isinulat ni Gaspar de San Agustin na bilang kabisera, ang Mexico ay isa sa mga pinakamaganda at kaakit-akit na mga sentro sa lalawigan. Isang marangyang simbahan na gawa sa bato at tiles, ang parokya ng Santa Monica, ay itinayo noong 1581 kung saan ang masangsang at matulid ang nagsisilbing mga bisitas nito. Noong 1660, pinamunuan ni Don Francisco Manyago, isang katutubong pinuno mula sa Mexico, ang Pampanga Revolt laban sa kolonyal na pamahalaan. Ito ay dulot ng pagpapataw ng sapilitang paggawa o polo at tribute sa bigas o bandala ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Naging inspirasyon din si Manyago ng mga pag-aalsa sa mga kalapit na lungsod. Ang mga ito ay pinigilan noong 1661 ni Gobernador General Sabiniano Manrique de Lara. Inalis ng kolonyal ng otoridad ng Espanya ang Mexico sa kahalagahang pampolitika nito pagkatapos ng pag-aalsa sa Pampanga sa pamamagitan ng paglipat ng kabisera ng probinsya sa ibaba ng Agos sa Bacolod. Ngunit napanatili nito ang estratehikong kahalagahang pang-ekonomiya lalo na sa mga lusong Chinese at kanilang mga mestisong inapo. Ang Mexico ay isa pa ring regular na drop-off point ng mga produktong kagubatan mula sa itaas na bahagi ng Abakan River. Ito rin ay isang paboritong destinasyon ng mga mangangalakal mula sa hilaga ng Pangasinan. Pagsapit ng 18th siglo,
Ang mga mangangalakal na Chino at ang kanilang mestizo de sangre na mga inapo na naninirahan sa Mexico, Guagua at Malabon ay bumuo at nagpapanatili ng mga alyansa sa negosyo at panlipunan sa isa't isa. Ang mga Cascos at Sampan ay nagpapanatili ng daloy ng mga kalakal sa kahabaan ng Malabon to Guagua to Mexico chain. Tulad ng seksyong Chino ng Maynila, ang sentro ng komersyo ng Mexico ay nakilala bilang Parian. Noong 1898, si General Maximino Hizon ay nagtatag ng mga grupo ng kapampangan upang labanan ang mga pwersang kolonyal ng Espanya sa ilalim ng revolusyonaryong bandila ni Emilio Aguinaldo at ipinag-utos ang pagbitay sa mga Paris priest ng Mexico at San Fernando. Nang balitan ng mga Amerikano ang mga Kastila bilang mga bagong kolonista, hindi nagtagal si General Maximino Hizon ay naging pinakamataas na commander ng lahat ng lakas ng Pilipinas sa Pampanga. Siya ay binihag ng mga Amerikano noong 1901 at ipinatapon sa Guam matapos tumanggi na ipangako ang kanyang katapatan sa Estados Unidos. Namatay siya sa pagkatapon noong September 1, 1901. Tuwing May 4, ipinagdiriwang ng bayan ang pista ng patrona at pintakasi ng bayan na si Santa Monica. Ang bayan ng Mexico ay larawan ng isang mapayapa at panatikong bayan na sinimulan ng mga Kastilang Agustino. I don't ever slow up, no, I don't take shit.